Tama po ba mga mens? Ang business natin ay network marketing. Hindi tayo hinihinga ng ibang business skill. Ang inihinga skill sa atin is ability to relate to other people, which takes communication. Pagdating mong iisipin, communication involves two parties. Diba? Ikaw na nagsasalita at ikaw na nakikinig. Marami sa mga networkers, mentors, dito sila, dito po sila kinakapos sa part of listening. Type mo daw, I will listen. Ayan. Lalo-lalo na yung mga nagbibuild ng organization. Means, dito po sila kinakapos. Since akala nila, leadership is all about talk and talk and talk and talk and talk. Nakakalimutan po nilang makinig sa grupo nila. Kamustahin yung grupo nila. And guys, no, hindi ibig sabihin na dito ka sa network marketing o ikaw yung upline nila, ikaw lang yung pating pakikinggan. Kailangan mo ring tanungin yung kanilang mga suggestion. Dito mentors, in developing your communication skills, sino po dito yung mga mahihiyain? Pwede bang mag-type 2? Ayan. The only way to improve your communication skill is to talk. No other way. Ayan, kaya believe ako kay Mentor Angel kanina eh, no? Again, palakpakan naman natin. Para kasi sa mga mahihiyain at saka hindi talaga ito yung skill nila. At alam mo, parang hindi talaga sila marunong sa pagsasalita, mentors. Kadalasan, pag bagong-bago ka sa ganito, iba yung nasa isip mo. Iba yung nasasabi mo. Sino yung guilty dyan? Ito yung, alam mo, ito nasa isip mo. No? Pero iba yung lumalabas sa bibig mo. Saglit, bakit parang bulol-bulol pa ako, mentors, diba? So, kadalasan, ganyan tayo. And even ako, mentors, no, hindi ko pa perfect yung part na yan. Pero, para ma-improve yan, is magsalita ka. Kanina, nagpapatay si Mentor Angel. Sabi niya, type 1 daw yung lahat ng may pay-in. Mets, ang daming may pay-in sa atin. Pero walang nagta-type 1. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila mag-type 1. Siguro, may reason sila na ayoko mag-share. Or pwede give way to other people. Pero mens, we're on business. And your main priority is to develop yourself. Kaya pag nagpapa-type 1, sabi dun, sinong may pay-in? Mag-share. Okay lang ba, mentors, mag-type 1 tayo pagka ganon? Kasi this is your time to improve your communication skill. Mentor ka, kailangan mong magsalita. Men's business natin ang pagsasalita. After natin mag-join ng package men's, kailangan natin matutunan to. Ngayon, eto, bigyan ko ka lang ko yung konti ng tip with regards sa communication skills and especially applicable dito sa network marketing. Ang kailangan mo lang naman gawin is maging genuine. Very important. You have to be genuine. You have to be authentic, especially when speaking. Kasi mens, dyan makaka-relate ang tao sa'yo. Alam kasi ng tao kapag ka ikaw ay nagsasalita kasi kailangan mo magsalita o nagsasalita ka kasi gusto mong makapag-impart ng value. They will know it. Tama, mentors? They will know it. So ngayon, para alam ng mga leaders mo na ikaw ay nagsasalita to give value, you have to be authentic. Be honest. Always. No? Ang network marketing is all about communicating. So when we say communicating, mentors, dapat nakokontakt. kaway-kaway sa mga tinamaan. Mentors, alam nyo po, isang chat lang ng upline ko sa akin, nagre-reply na ako. Ang laki na ng organization, ang laki ng responsibility. May mga talks, may mga clients. Pero mens, every time na kinukontakt, dapat po nagre-reply. Okay po ba yung mentors? Sino dito yung mga magre-reply sa upline? Type 3. Huwag kang magre-reply after 2 days, after 4 days. Ganun din mens.
sa leader mo, sa downline mo. Okay lang po ba mga mentors kung tayo ay magre-reply as soon as possible? Hindi kabawasan sa atin magreply bago matulog. Bago ka matulog, pumunta ka sa messages mo, tignan mo kung sino yung mga nag-chat sa'yo, sino yung mga hindi mo na-replyan. Alam naman natin na busy tayo, mentors. Alam natin na tayo ay nagda-drive. Tayo ay may presentation. Pero hindi naman kabawasan para sa araw mo yung mag-backread ka ng 5 minutes and mag-reply dun sa mga nag-chat sa'yo. Eto pa, humingi ng sorry dun sa mga hindi mo na-replyan agad. Very important. Tama po, mentors, no? Mag-sorry ka. Sabi mo, men, sorry ha, hindi ko napansin yung chat mo. Meron kasi akong ginagawa kanina. Para sa mga bago naman dito, huwag mo namang chat lang ng chat sa upline mo. Lalo na pagka meron kang mga details na kailangan. Kailangan ko ng price list, kailangan ko ng ganito. Men, huwag sa upline mo ikaw mag-reline. Anong silbi ng GC? Tama, mens, no? Mag-chat ka sa GC, hingi ka ng price list doon. Men, kung ikaw may price list ka, mag-send ka. Send mo, onting effort lang. Kasi, mens, babalik yan sa'yo. Yung tulong na binibigay mo sa ibang tao, bumabalik yan sa atin. Tama po, mentors? Bigayan lang tayo. Ngayon, huwag kang mag-rely kasi yung apply na baka may inaasikaso. Sa GC ka mag-chat. Pag-ranting, mens, mag-rant ka sa upline mo. Ibang ano na, di ba? Ang ranting na kasi, pwede kang mag-rant sa upline mo. Pag hindi na kinig ang upline mo, sa upline niya. Tingin ka upline pa niya pag hindi walang solution. Mens, it's okay. Lalo na kung ang sasabihin mo naman ay para sa ikalalaki ng grupo. Okay po? Lalo na kung alam mo naman yung intention moment ay sa pagsasabi ng bagay na to ay para sa tao na yun. Kung hindi mo kayang madirect yung upline mo, edi go sa upline niya, pero wag mo nang ipagsabi sa ibang tao. Kasi mens, nasa business tayo ng tao, uso ang chismis. The moment na gawin mo yan sa mentor mo, gagawin yan sa'yo ng ibang tao. Magulat ka na lang, downline mo. Mens, nagaganyan din. So mentors, communication kasi medyo malaking saklaw siya, no? Hindi lang sa pagalingan magsalita. Nakikita rin mentors yung pagalingan paano ka makipag-relate sa kapwa-tao mo. And that's more important than magaling kang magsalita pero hindi ka naman marunong relate. Okay po mentors, learning kayo. Kung alam niyo po yung verse, sabi doon, di ba? Kahit ikaw, ano yung sa verse na about sa love? 1 Corinthians 13. Sabi doon, if kaya kong magsalita sa iba't ibang lingwahe, different tongues, kaya kong mag-prophesy, etc. Pero walang love, para lang daw yung ingay na gong. Ganun din pala mentor sa leadership natin. Involve love, especially when communicating. Kung yung tao deserve niyang pasalamatan, mag-chat ng thank you. Tama po, mentors? Kung yung tao nagbigay ng oras sa'yo, thank you. Kung yung tao worthy of congratulatory, kahit ano, mens, congrats. I am next. Mens, listen to me. Magiging successful ka. Kung hindi mo ito pakikinggan at hindi mo i-apply yung simple. Simple lang, mens, yung pinag-uusapan natin, no? Very simple. Pero marami pong hindi naging successful dito, mentor, sa business natin na hindi nila in-apply yung simpleng bagay. Kagaya ng pakikipag-communicate. Sobrang simple. We're always open for suggestion. Mens, yung upline ko kasi medyo dominante siya and hindi siya nakikinig sa amin. Just try it. Mens, I think pwede kang mag-ano eh, no? Pwede kang mag-suggest ng mga bagay. So yun lang guys, no? Be authentic, make sure to reciprocate kapag ka may nakipag-usap sa'yo. And mentors, ito parati mong iisipin.
isipin mo parate na yung binibuild mong relationship dito sa business na ginagawa natin long term. Okay po ba yun? Type mo nga sa comment section, long term. Means, yung mga business partners natin, nagtatagal kaya natin magkakasama dito. Alam nyo ba yun, mentors? Ang tatagal kaya natin magkakasama dito. Magkakita-kita pa tayo ng mga anak-anak natin, apo-apo eh. Means, darating talaga yung time na yun. Kasi this is people business and we're building family. Ngayon, kapag meron kang sasabihin, sabi nga sa Bible, be quick to listen, slow to speak. Kung yung sasabihin mo ay hindi makakapag-uplift sa tao, kung yung sasabihin mo ay hindi makakapag-encourage, hindi makakapagturo sa tao, anong gagawin, mens, kung ganon? Kung hindi positive ang sasabihin, better? Shut. Ngayon, mens, ay negative talaga yung trait niya eh. Remember, there's always a better approach. Agree, mentors? There's always a better approach. Hindi mo kailangan manalo sa conversation. Hindi kailangan parati kang manalo sa pagtatalo. Kasi mentors, sabi nga, di ba, sa pagtatalo, walang nanalo. Parating may talo. At parating tinuturo sa atin ni VP, win the conversation, lose the person. Pili ka. Nanalo ka sa debate nyo ng upline mo, ng downline mo, na wala naman yung tao na yun sa'yo. Pili ka. Kasi immense ako kung ako papipiliin. I'd rather lose conversation. I'd rather say sorry than I lose the person. Kasi means yung tao na yan, nadala mo na sa business. Yung tao na yan ay may pangarap. Kaya nga, nung last training ko sa IAM office, diba, sabi ko doon, kung ikaw, dadalin mo dito yung pagiging crab mentality mo sa employment, alis ka na lang ng kumpanya natin. Kasi means hindi para sa mga taong may crab mentality ang IAM Worldwide. Tama po. Kung nandito ka lang din sa IAM Worldwide, lalo na sa team limitless, tapos hatakin mo yung iba pababa, ialis ka na lang, men. Kasi madadamay ka pa. So, yun, men. Okay lang ba kung may request si Mentor RJ kung mag-aangatan tayo pataas? Tulungan tayo, mentors. Kasi isa lang naman tayo ng goal eh. Kasi hindi tayo magiging happy pag naging successful si Mentor Lily. Type 1. Oh. Magiging happy ba kayo pag nakita niyo successful si Mentor Ann dito sa G sa ano natin, sa business, si Mentor Jonaline, magiging happy ba kayo? O si Mentor Sarah, magiging happy kayo pag naging successful si Mentor Rizalina, pag naging successful si Mentor Divina, Mentor Vona, Mentor Alma. O, ganoon naman pala eh. Magiging happy naman pala tayo lahat eh. So ba't mag-aaway-away pa? Yet mentors, so intention, very important when communicating. I don't care kung gaano kagaling magsalita, pero kung yung sinasabi mo naman ay nakakasira sa ibang tao, better shut it up. Alam mo yun, better shut it. Okay, mentors? Ano lang tayo? Upliftan lang tayo. Okay po? Learning kayo, mentors? No, next tayo. Ina-play ko lang sa networking, ha? Kasi alam ko na deserve mo magka-grupo. And pag na-apply mo to as early as now, practicein mo na yung pagka-negative yung sasabihin mo. Shot na lang, di ba? Sabi ni Coach RJ, wag na lang daw sabihin pagka-negative eh. Yun, mens. As early as now, practice mo, madedevelop mo yan. Next po, mentors, ito. Ang isang entrepreneur at successful na entrepreneur, always curious. Sige, type mo, curiosity. Ano, if you're not interested in learning, it's always impossible to succeed as entrepreneur. Ulitin ko ha, if ikaw daw yung tao na hindi interested sa learning, imposible na maging successful ka. Tama po? Stay curious, mentors. Parati mong iisipin kung nagagawa ng iba, kaya mo din. Naniniwala ka doon? Na kung nagagawa ng ibang magbenta, kahit may naga-underprice, kaya mo rin magbenta nung may naga-underprice. Tama po ba?
Yung iba kasi may ganitong mindset eh. Means hindi ako makabenta kasi may mga nakikita sa Shopee Lazada eh. Eh ba't yung iba nakakabenta? Means hindi ako makapagpapiin. Yung piin ko sinulot. Yung piin ko napunta sa ibang team. Means, baka si Lord na yung nag-will nun. Ayaw niyang mapunta siya sa'yo kasi sasakit siya sa ulo mo. Okay lang yun. Alam niyo po, sabi lang ni Mentor Arjay sa akin dyan. Kasi normal daw talaga yan eh. May mga viewers siya na punta kay Ikay. May mga nag-inquire kay Ikay na hindi niya napansin, napunta pala sa kanya. And ganun talaga si Christus natin eh. Pero you have to be safe. You have to stay curious. Na kung nagagawa ng iba, kaya mo. It's okay. No, mentors, kung nagagawa ng iba magpapain, naniniwala ka kaya magpapain? Kung nagagawa ng iba, mentors, magpa-jade, naniniwala ka kaya magpa-jade? Type 3 daw kung naniniwala ka. Coach, puro copper nga lang napapapain ko. Hirap na hirap pa ako eh. Jade pa. Min, simulan mo sa paniniwala. Very important. Again, kung kaya ng iba, kaya mo. Pero dapat curious ka. Alamin kung paano nila nagagawa. Kasi mens, pag hindi ka curious, hindi mo talaga magagawa. Agree? Ay, gusto ko lang ano i-appreciate no si Mentor June Clark. Ayan, Mentor June Clark. Si Mentor June Clark, no, senior ko yan. Pero taunlin ko siya dito, di ba? Pero kuya ko yan. Mens, alam niyo siya yung nagtuturo sa akin sa ads. Oh. Siya yung nagturo sa akin mag-two-way authentication ng account ko sa FB. It's okay. Bakit? Perfect ka ba? Alam mo ba lahat? Ang point, curious ka ba? Ngayon, kapag curious ka, inaksyonan mo ba? Nagtanong ka ba? And when we say curious, mentors, ito yung parating mong nasa isip mo. Ask the right question to the right person. Ulitin ko ha. I ask the right question to the right person. Yung iba kasi, sige, tama naman yung question nila. Ang ganda ng networking, no? It means, ang tinanong nila, hindi nag-networking. Question, makaka-receive ng good response, hindi. Hindi. Kaya you have to make sure that you are also listening and asking the right person. Ito pa, mentors. Nanghingi siya ng tip sa taong hindi ginagawa yung business. Matagal na, oo, pero walang resulta. May tuturo, wala. Means, dikit ka sa mga taong humahataw. Meron nga kaming tip eh, huwag ka lang makinig dun sa mga taong may resulta. Dapat makinig ka sa taong may resulta na humahataw. Okay po, mentors, learning. So stay curious, no? Tandaan mo that those who really thrive are the ones who make genuine efforts to learn new technologies and methods to keep their business on the cutting edge. Ayan, ask the right question to the right people. Oh, third pointer natin. Okay? Sige daw, before we proceed sa next pointer natin, can you ask something dyan sa GC nat, sa comment section, something you're curious na hindi mo pa alam mong witness mo or hindi pa nagagawa. Isip ka na lang ngayon. Isip ka ng something na kung paano kaya to? Paano mag-run ng ads? Di ba? Paano yung unlimited DR? Mens, meron sa atin, distributor natin, naka-ads. Meron siyang siguro mga 30 direct na this month, lagpas. Gusto niyo yun? Isang buwan, 30 direct. Sino gusto nun? Mens, kasi sa ads niya, no? Ang daming ano eh. Inquiry. Diba? Yung iba naman, marunong magpapayin. Pero ang napapapayin, puro copper. Mens, may mali.
Pag puro cover na papapihit mo, baka may mali sa mindset mo, baka may mali sa sinasabi mo. Improve paano mag-upsell. Tama po, mentors? Basta stay curious. Naalala ko yung sabi ng engineer ko sa akin, paano daw ako magiging magaling na engineer? I should always ask the question, how? Paano nag-work tong ganitong makina? Paano nag-work tong ganito? Paano yung system nito? That's how will I become? That's how I will become a very good engineer. Naalala ko yun, tanda-tanda ko yun. Tanda na nung nagturo sa akin nun, pero tanda-tanda ko po, mentors. Next! Ito. If you want to become successful entrepreneur, you have to develop or you must have ability to inspire other people. Ayan. Ang inspire pala na word, mentors, iba siya sa word na motivate. Ang inspired na word, ito siya ha, ang inspired na salita, galing siya sa Greek word na emnu. Ayan. Ang ibig sabihin, brief. Or breath. Bilin ko ha. Galing siya sa Greek word na emnu. Ibig sabihin is breath. Ang inspiration pala, mentors, is dapat manggaling dun sa tao. Yun yung dapat na nakikreate mo sa organization na binibuild mo. And sa community na nakakasama mo. To cause them to be inspired. Hindi mo siya kailangan i-motivate. No, kasi ang motivation meron timeline, pero ang inspiration meant wala. Agree? Eh no. And minsan ito lalo-lalo na, just show that you are passionate to what you're doing. Passionate ka sa business kahit hindi ka pa kumikita. Magugulat ka na lang na i-inspire mo yung ibang tao. Sino dito yung mga naka-receive na ng message? Hindi pa to result, hindi ka pa resultado. Naka-receive ka na ng message from your community, mga friends mo sa FB, sabi, ang galing mo naman, nakakatuwa, kabuti ka pa. Sino yung naka-receive ng ganyan? Type 3. Yung naka-receive ka na ng mga positive sayings, ayun yun, messages from other people. Alam niyo, means wala pa akong resulta. Tandang-tanda ako po, pag up, nung nag-full-time ako, ang unang pain ko, platinum. Bibili siya ng tatlong garcin niya. Ang sabi niya sa akin, bro, ang galing mo naman. Bilib na bilib ako, buti ka pa, may business na. Means, wala pa akong resulta nun. Wala pang kahit ano. But paano ko siya na-inspire? How? Patype sa comment section, passion. Yan. Very important to show passion sa ginagawa mo. At kung yung ginagawa mo, passion mo yan, means hindi ka mapapagod dyan. Is it your passion helping people? Is it your passion talking to people? Speaking, teaching? Is it your passion? So ngayon, kung hindi mo pa yan passion, means simulan mo na ngayon, mahalin yan. Eventually, matututunan mo yan. Alam ko, meron dito mga may hilig sa iba't ibang bagay. Pero eventually, man, turn it to your passion. Yung pag-share ng hope. No? Magiging inspiration ka nang hindi mo alam. Ayan. Sabi nga dito, nalagay ko sa note ko, ang inspiration dapat manggaling sa kanya. Hindi galing sa'yo. Kasi mahirap pilitin ang taong ayaw. Sino dito yung merong mga downlines na ang hirap pasunurin? Meron kayong ganyan, yung mga downline nyo, hindi sumusunod sa inyo? Mens, anong solution? Inspire. Ang taong inspired, hindi mo kailangan pilitin. Naalala mo yung ano, inspired na inspired ka sa ano? Nung bago pa lang kayo magkarelasyon ng jowa mo, gagawin ang lahat. Diba? Tatawilin ang dagat. Aakyatin ang bundok. Makapunta sa mentor Anwita do. Naka whatever it takes kapag ka ano, inspired na inspired eh. Diba? Tsaka isipin mo pag hindi ka inspired, ano ka, expired? So means, make sure na
yung napoproduce mo sa team mo is inspiration. And very simple. Men, ito, dito nga ako natawa eh. Alam niyo po yung picture ko na yan. Kanina, nagulat ako kasi nag-trend siya. Wala naman akong intention, men. Kasi ang intention ko sa picture na yan, makita yung old picture sa new. Tapos kung gaano kalaspag yung lumang ano ko. Nakita niyo ba kung gaano kalaspag yung lumang ano ko? Lumang ID? Kanina nagpagawa ako ng bagong ID kasi awang-awa na ako eh. Nagulat ako, men, nag-trend siya. Ang dami nag-congrats. Sabi ko, hala, hindi naman yun yung intention ko. Ang intention ko nga, men, ipakita yung mukha ko dyan eh. Pero men, nagkaroon siya ng inspiration sa mga iba. Tama po, naniniwala ka, from mover, kaya mo rin mag-diamond. Yung iba pa nga, nag-comment pa ng glow up eh. Hmm. In simple ways, you can always inspire. Ngayon, isipin mo mabuti, parating yung caption mo ba is nakaka-inspire o nakaka-expire. Yung i-chat mo ba sa GC nyo, nakaka-expire ba, nakaka-inspire ba? Yung ipopost mo ba sa FB, nakaka-motivate ba siya o nakaka-demotivate? Okay, mentor? So yan, skill yan, no? Kapag entrepreneur ka, dapat marunong kang mag-inspire ng ibang tao. Eto na, next. Eto, very important. Stress management. Ayan. Meron ako natutunan i-share sa inyo. Ayan, sabi doon, everything na hindi normal mong ginagawa may stress. Remember this. Kapag hindi mo normal na ginagawa yung isang bagay, hindi ka sanay ng sa rejection, may stress yon. Kapag hindi ka sanay kumausap ng ibang tao, mayroong stress yon. Ayan, kailangan daw para kang goma. Ganito, no? May drawing ako. Kasi mentors, para daw pala tayong goma. Pag binatak, eto yung iyong drill. Ito ang iyong reality. Mentors, anong tawag dito sa gitna na dito? Anong tawag dyan? Pag hinatak mo siya, anong tawag doon? Ang tawag dyan sa between dyan ay tension. Pwede rin stress. Pwede rin pressure. In short, normal pala yan. Alam mo, men, kapag walang tension sa ginagawa mong business ngayon, pag hindi mo na-experience yung stress na tinatawag, yung pressure na tinatawag, magulat ka na. Malungkot ka, men. Kasi wala kang pangarap. And the moment na na-experience mo to, ibig sabihin, good thing yan. Kasi inaabot mo yun from reality, getting to your dream. So it's very normal, mentors. Tama po? Ayan o. Meron daw dalawang bagay para ma-lessen yung tension. If ever you want to lessen the tension, itong in-between na to. Ayan. Dalawang bagay lang ang pwede mong gawin. Alam mo kung ano pwede mong gawin? Increase mo yung skill mo or huwag ka nang mangarap. Ito lang ang pwede mong gawin regarding sa tension na yan. Increase mo yung skill mo, huwag ka nang mangarap. Pero means, sabi nga, we are called from glory, ano eh, di ba? To increase from glory to glory. So it's okay. Dapat ngayon pa lang tanggapin mo na. Kailangan matutunan mo i-accept na pagka may pressure, merong stretching na nagangyari, meron ka matutunan. And at the same, sabi nga, ano sinasabi parate? Pressure creates diamond. Very important yon. Okay, next na tayo. Katapos na tayo. Ayan, sabi niya, huwag kang matakot sa tension dahil at least ang tension mo dahil yan sa vision mo, dahil may pangarap ka. Lahat ng sumasali sa marathon napapagod. Pero ang natatalo lang yung nag-quit. It doesn't matter how you started. What matter is how you finish. So mentors, no, as early as now, learn to
acknowledge yung part na to and at the same time learn to manage. Hindi po ito may iwasan, mens. Hindi ito may iwasan. Ngayon, stress ka sa 5,000 bill. Diba? Darating yung time, stress ka sa 17,000, 20,000. Darating yung time, 100,000, 200,000, 300,000. Tama po? Good yun. Good pressure yun. Ako, good stress yun. Kasi lumalaki din. Of course, next natin is focus on consumer. Consumer's need. This is very important kung gusto mo maging magaling na entrepreneur. Mens, focus ka sa need ng client, need ng team, need ng organization. Patype sa comment section, discernment. O, discern na lang. Sige daw. Paano yung spelling nun? Always ask yourself, how can you provide better service to your clients, to your downline, to your team, to your organization? Yan lang ang parating mo itatanong, mens. Kapag ka gusto mong maging magaling na negosyante, discern mo, ano ba yung need ng team ko ngayon? Ang need ba ng team ko, skill? Ang need ba ng team ko, motivation? Ang need ba ng team ko, pang-push? Ang need ba ng team ko, ay knowledge? Need ba nila inspiration? As upline mens, kailangan ma-discern mo yan. And you have to give. Kasi part yan ng pagiging businessman mo, no? And understand their need. Next is adaptability. Oh, tapos na tayo. Last two na. Adaptability. Ano ba ibig sabihin ng adaptability? This is being able to change your approach depending on the situation. And good thing, mentors, kasi ang team limitless, ang team titans po, always unang-unang nag-a-adjust. Nung nagkaroon ng online world, titans ang unang mag-adjust. Nagkaroon ng offline, ngayon bumabalik, titans din ang unang mag-adjust. Kailangan pala ganyan ka din as isang, bilang isang negosyante. Kailangan mo yan matutunan. No? Nawalan ng... Dati po, nagkaroon kami ng transition. Nakita niyo yung ID ko kanina. Nakita niyo yung ID namin? Ano nakalagay sa akin? Independent Distributors Franchise. Franchisee. Direct. Dati mentor, ang product ng IM Worldwide, franchise. May food cart si IM. And then we came to a point that we have to transition. Kasi po, nagkakaroon na ng sobrang daming complaints regarding doon. As in, sobrang lakas namin mag-market. Hindi ako kasama pa noon eh. Sobrang lakas na mag-market ng networkers. Papayin ang papayin. Benta na benta ng food cart. Hindi na kinaya ng supplier. Hindi kinaya ng supplier. Supplyan lahat, mens. Kaya sobrang, alam niyo yung food cart, nare-receive nila after 6 months, after 3 months. Yun ang papayin mo, receive ka ng complaint, mens. Alam niyo po ang ginawa agad ni Mentor Arjay noon. Pag networker, dapat magaling kang mag-adjust. Dapat marunong kang mag-adjust at mabilis kang mag-adjust. Tama po? Sabi nga, ang magaling daw na marketer at salesman, hindi na nakabase sa binibenta. Nakabase yan sa skill mo. Ano yung mga product na nawala sa atin recently? Nawala tayo ng impact, di ba? Then adjust. Focus ka sa barley. Isa pa rin naman third choice of earning eh. Ano yung sumisikat ngayon ulit? Garcinia Cambodia. Sikat ka. Focus ka dun. Basta dapat marunong kang mag-adapt. No? Very important yan. And of course, sama mo na din dyan yung hindi mo makakayang gawin. Hindi mo kaya magsalita. Hindi mo kaya mag-relate sa ibang tao. And just, kayang-kaya mo yan. Pag negosyante, kailangan matutunan yan. Next natin, mentor, and lastly, vision. Okay. Always remember, when there is no vision, the people perish. Parati ko itong sinasabi, saan ka ba papunta? Can you type on the comment section, how do you see yourself 5 years from now? Sa IM Worldwide. O sige, wag ng 5 years, 2 years from now na lang.
parati mo ito itatanong sa sarili mo, Mens. Where are you headed? Next, where are you leading? Your team. Anong plano mo? Saan ka papunta? Anong nakikita mo? Hindi ka magiging successful sa IAM World nang hindi mo alam kung saan ka pupunta. And the moment na ma-determine mo, Mens, kung saan ka pupunta, ang next na question dyan is how? Paano ako makakapunta doon? Ano pa? Expectation. Kapag alam mo yung may vision ka, mentors, di ba? You can always expect, ah, okay, ngayon, maliit kami, pero lalaki to. Ganun, Mens. Pero pag walang vision, Mens, no? Sasama ka ba sa taong walang pangarap? Hindi. Sa taong walang vision? Sa taong walang goal? Mens, ako, iwasan mo yun. Sobrang iwasan mo yan. Dikit ka dun sa mga gigil sa pangarap nila. Dikit ka dun sa mga gigil matuto. Dikit ka dun sa mga may good attitude. Dikit ka dun sa mga may mga goals tapos sinihit yung goals nila, Mens. And ito, minsan dito ko natatawa. Alam niyo po ito, verse to, di ba, galing Bible to. When there is no vision, the people perish. Marami nagkukwit kasi kahit sila mismo, wala silang vision para sa sarili nila. Yun yung isa sa mga pinakamasaklap na reason. Ba't ako nag-quit? Hindi ako nag-quit kasi pangit yung kumpanya. Kasi pangit yung produkto. Kasi pangit yung sistema. Alam niyo po, marami nag-quit. Kung bakit? Kasi walang vision. Wala silang sinet sa mind nila na eto na ako someday. Kailangan maging ganito ako. Walang destination meeting. Kaya easy ma-frustrate. So yun, no, mentors, bigyan ko kayo ng ano, konting inspiration. Ayan. And konting pwede mong i-visualize. Ngayon, kung ikaw may mga car-achievers sa team mo, picture kayo, tapos i-visualize mo to. Ganito kaya ngayon. Kung wala ka pang kotse, dapat na nakikita mo yung sarili mo, kasama ka na sa mga ganitong gathering. Car-achievers meeting, dapat kasama ka. Pag nagpatawag ng millionaires meeting, dapat kasama ka. Pag nagpatawag ng elite meeting, dapat kasama ka. Mens, kasi ito lang kami 3 years, no? This was 2020. Again, this was 2020. Kasi kinukwento ko sa buong organization, sa lahat, Mens. 2019, wala akong kotse. Bus dito, bus doon, LRT, MRT, jeep, tricycle, trike. 2020, yan, nagkakotse na yung mga Team Titans. Ilan po yan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Dati na ngarap kami. Alam niyo po, pinag-uusapan namin yan. Darating yung time, sobrang dami natin. Para na tayong kumpanya. Oh, dumating after 3 years. Question. Nabivisualize mo ba yung sarili mo makasama dito? Type 3 daw, yung mga nabivisualize yung sarili nila. Visualize mo, dapat kasama ka na dyan. No, isa ka sa naglalakad dyan, isa ka sa sumasayaw dyan. Huwag kang papayag. Nagagawa ng iba eh. And this is very powerful. Dapat kung ikaw ay negosyante, gusto maging successful na negosyante, saan ka papunta? Kung meron ka nang naabot, meron kang na-reach na certain goal, what's next? Always remember what's next, what's next, what's next. Kasi Mets, madedestination disease ka. Magugulat ka na lang hindi na lumalago yung business mo. At pag hindi na lumalago ang business mo, ano mangyayari? Either maintain or pababa. Mataas ang chance pababa. Kaya dapat always kang nag-i-step up. Always kang meron ng look up. Meron kang galaw na ginagawa. At ito yung goal namin, mentors. Nung sinend ko to sa GC, dapat ang sabi mo dyan, we are next, we are next. No? Ganyan ang parating mindset, Mens. And ito, nakikita mo, imagine mo yan, grupo mo yan. Sige, titigan mo lang muna ngayon. Bigyan mo ng 2 seconds, titigan mo.
ako naniniwala, ikaw na yan, grupo mo yan. Ganyan kadami ang sports car, supercar achiever sa team mo. Pero kailangan mag-start yan sa vision mo. Mag-start yan sa look forward mo. And actually, tapos na mentors, no? Learn to pause and isipin mo mabuti, bakit ko ba ginagawa sa IM Worldwide? At kung nasa IM Worldwide na ako, bakit hindi ko pa ito todo? Sobrang daming gustong mag-IM Worldwide, pero wala silang opportunity mag-join. Tama po? Sobrang daming gustong hatawin si business, pero wala sila sa magandang organization. Ang daming gustong mag-join ng networking, yumaman sa networking, pero wala silang magandang produkto. Wala silang mabuting owners. Ikaw nasa IM Worldwide na, ba't hindi mo pa itodo? So yun lang mga mentors, I hope na marami po tayo natutunan and mag-improve tayo as entrepreneurs. Very important yan. Ano po yung mga pointers natin? Number one, develop your communication skill, stay curious, develop your ability to inspire other people. Develop stress management. Ano po yung panglima? Focus on the need of client or team. Adaptability. And next is vision. So yun lang mga mentors. Punta na tayo sa announcement ng top earners natin for Unilevel. Ako nalulungkot, Mints, kasi may mga hindi nagpapasa ng ano ng income nila. Hindi ko alam kung bakit. Men, sinahanap ka ng downline mo dito pag wala.